Kamusta mga osa? I'm back para lang mag-breakdown ng bagong class sa Kabal, si Dark Mage. So yun, no, para makompleto na natin yung skill breakdown class, let's go na agad. So mga kosa, start tayo sa mga attack skills ng Dark Mage. Sa Novice mga kosa, so lahat ng skills from Novice up to Apprentice mga kosa is basic lang. Walang masyadong special sa kanila, no. Almost puro single target sila. Pwede kayo mag-experiment dyan. Nothing special kaya hindi na natin siya i-breakdown dito, no. Pero yan, actually basura para sa akin lahat ng skills dyan. Sa regular, dito tayo mag-start na kumuha ng magagandang skills. Katulad ng ito, yung pinaka-favorite ko, yung Dark Stream. Para siyang freezing lance na upgraded. By the way mga kosa, no, wala ang ano, yung Dark Mage lang walang mga magic arrow, magic lance. So sayang naman, no. Pero yan na yung pagkakagawa sa kanya. So ang kinuha ko dito is yung Dark Stream, dahil meron siyang penetration effect and down effect. Plus yung cast time niya is 1.5 lang. Then kinuha ko rin yung Shadow Fall para lang sa ano, magpalitan siya sa pang grind lang or questing. Yung Bone Gluttony and Deadly Smasher, di ko na sila kinuha, no. Para sa akin unnecessary na, lalo na tong ano, no, range 1 lang na Deadly Smasher. So ayun nga, kinuha ko yung cast time nila is 1.5 pareho. Ito 1.7 and 2 seconds. Next is sa expert naman, no, Assassinate Bomber. Kinuha ko rin to dahil sa may knockback effect siya and area 2. Yun nga lang, hindi siya ano, piercing type. And 1.7 lang yung casting time niya. Kinuha ko siya as extra grind skill. Venom Affair, ito maganda rin to mga kosa, no. Poison naman siya and area 2 siya, kaya hindi siya single target lang, no. Then Demon Waltz, kinuha ko rin siya dahil sa may stun siya. So mostly ng skills na nauna is walang stun yata. So kinuha ko siya dahil sa area 2 siya. Casting time is 1.7. Itong Creeping Pain, hindi na kailangan niya para sa akin, no. Kasi meron namang Demon Waltz na mas mabilis yung casting time. Ito 2.3. Kaya hindi ko na siya kinuha. And also by the way mga kosa, no, kinuha ko lahat ng skill niyan and then tinry ko sa combo kung iikli nang masyado yung casting time, pero walang special effect or sabihin na natin konting cast time lang ang natanggal pagdating sa combo. So yun nga, Assassinate Bomber, Venom Affair and Demon Waltz, yan yung kinuha natin. Advanced Expert naman, hindi ko na to kinuha, no, kasi pang PvP yata siya, kasi nga root lang siya, no. Wala namang planong mag-PK dito sa Dark Mage na to. Pero kunin niyo yan mga kosa, no? Kunin niyo yan pagka ano na, invested kayo sa Dark Mage na class, no? Kunin niyo to pang PK. Spirit Swamp, pwede na to mga kosa kung trip niyo, pero masyado na ako maraming skills na kababa yung cast time and almost similar lang din dito sa Spirit Swamp. Pwede nyong ipass to or kunin nyo, kayo ng bahala. For me, pass na ako dito. Soul Intake, ito sucks the energy of the opponent. So akala ko meron siyang life steal ilang beses kong tines. At first kala ko meron nga, naramdaman ko na meron siyang ano, life steal. Pero ewan ko, basta sa huling test ko is wala siyang absorb effect. So kala ko lang na meron siyang special or hidden or secret na effect, no. Kaya kinuha ko siya noon. Pero hindi ko siya ginagamit ngayon, no. Ang kagandahan lang dito is meron siyang HP down. Decent naman, casting time 2 seconds. Ang pangit lang dito is yung area 1. Single target lang siya. Masyadong sayang. Sana area 2 man lang siya. No? Dito muna tayo sa Butcher's Hell. Ito mga kosa, maganda to, no. Since meron siyang knockback. Ang pangit lang is 1 to 6 lang yung range niya. Pero yung area niya is 3. So malaking AOE yan. So cast time is 2 seconds, pero pagka nilagay mo siya sa combo, mas malaki yung cut niya. Mas bibilis yung cast time niya kahit papano kaysa sa ibang skills, no. So kinuha natin to. Border of Venom, ito mga kosa, lason siya. Sa PvE, almost hindi ganun ka-effective, pero useful siya mga kosa, no. Kung napapansin nyo, magic skill ang 5% lang. And area 3 siya. And yung cooldown niya is 60 seconds. Actually, meron siyang katulad na ibang skills sa mga susunod, no. Pakita ko muna sa inyo is yung Border of Dystrophy.
pareho lang siya nung ano sa una, and meron pa itong border of absorption. So pare-pareho lang sila, no. Ito yung sinasabi nila na kalakasan ng Dark Mage sa Mission War. Para sa akin, tingin ko ito yun. If I'm not mistaken, syempre i-demo natin siya sa inyo. Ganito siya gamitin, no. Yan, magpo-pulse siya, na magpo-pulse dito, may iwan lang yan. So lahat ng tamaan is malalason yan. So ganun din naman yung ibang skill, no. Yan. And then dito. Oops. So yan, no, may magiiwan siya ng tatlong pillars, itong tatlong to. And then magpo-pulse siya ng mga 10 seconds yata. So lahat ng matamaan ng pulse na yun is malalason. So maganda siya pagkadating sa ano, no, sa crowded na players, or pwede rin siguro sa monsters. Maganda yung HP down na yun pagdating sa mga naka-shield, or yung magiging 1 lang yung damage mo. Magpe-penetrate yung poison dun sa ano, sa damage 1 effect nila, no. So yun yung mga borders. Next is sa A Master tayo, Offering of Hell. Ito maganda rin to, mga kosa, no. Kinuha natin yan. Area 4, napakalaking area ang makukover nyo dyan, no. Para siyang skill ng wizard, na nakalimutan ko na yung tawag, no. So kukunin natin yan. Casting time is 2.2 lang. Maganda to pang ano, no, pang quest nyo, grinds. Dark Matter Fallen, okay rin to, mga kosa, no. Yun nga lang, 1 to 6 lang yung range nya, pero pwede nyo siyang kunin. So kinuha ko naman siya, pero hindi ko naman siya ginagamit afterwards. So level 1 lang yung skill nya yung ginagamit ko. Next is sa completer na tayo, Harvest of Reaper. Ito maangas to, mga kosa, kaso yun, maganda nga, may knockback siya, 90% chance. Yung pangit lang dito is yung range, 1 to 2 lang kasi siya, medyo didikit pa yung class nyo para kayo magiging ano niyan, blader. And yung casting time naman is tama lang, normal lang, sakto. So nothing special siguro. Spirit Redemption, mas maganda to para sa akin, no. Meron siyang area 3, 1 to 6 lang yung range, pero casting time is okay naman, sakto lang. Pagdating sa combo, makakat siya ng decent cut. So casting time niya is bibilis pa sa combo, no. Okay, sa Transcender, like usual, Vanquish of Evil. And yung pinakamahina sa Transcender, no. And palakas ng palakas yan, no. Corpse Explosion and Hell's Requiem. So syempre, ito yung pinakamalakas, no. And pare-pareho lang sila, mga kosa, no. Pwera lang sa down and stun and the damage. Pero sa range, pare-pareho, 1 to 6 yan. Yan. Pero area 4 is nandito sa dalawa. Ito, area 3 lang. Casting time, pare-pareho lang din, no, 2.5. Yun, para sa akin, kunin nyo na lahat yan. And then, i-max nyo, libre lang naman mag-upgrade, no. Next is buffs tayo, no. So, ito yung defensive posture. So, pretty direct naman yan, no. Tingnan nyo na lang stats. Mostly pang PvP siya, pero syempre magagamit mo sa PvE. Ganun din naman, crumble body, ito yung debuff, pantanggal ng mga evade, no. Next is yung curse of bleeding, babawasan ng -250, and bababa yung ano, HP restore ng ano, kalaban. So yung mga debuff ng mga classes ngayon sa kabal, hindi na spammable, may cooldown na ano, maabot na ng 30 seconds and up. So hindi ko naabutan yun. So ito is leg fracture, i-root niya lang ng 5 seconds max, then meron pang minus defense, and then meron siyang slow, -70%, and single target. Bloodless, ito hindi ko masyado siya na-test, no, kasi tingin ko sa PvP siya or sa PK, parang ano, i-stop niya yung pag-HP pots ng mong kalaban, no. Yun lang yung pagka-gets ko dyan, and hindi ko siya na-test sa players. Skin weakness, ayan nga, pampataas ng crit damage nyo sa kalaban, and skill amp nyo sa kalaban, no. So nagagamit din naman siya sa either sa PvE or sa PvP. Silence, di ko na kinuha, obvious naman, no, hindi makakapag skill yung kalaban nyo kapag ginamit nyo to sa kanila. Bone shield, ito yung pinaka surviving skills nyo, no, para hindi kayo makill. Yun nga lang, ang cooldown nya is 300 seconds, napakatagal. Ayun yung kahinaan ng ano, no, Dark Mage. Isa lang yung survival skill nya, no. Afterwards, dedo ka na. Petrified one, obvious na yan. Stone curse, parang stun din yan. Wala kang pwedeng gawin.
with extra effect na hindi ka pwede mag auto pots single target. Ito Art of Blood Thrust, pang ano yan, no? Isasucker nyo yung HP minus 800 kayo dyan, pero tataas yung attack rate nyo, defense rate, and so on, penetration skill up, yun. So next is Calamity Soul, obvious naman yan, no? Alam nyo na yan, hindi ko ito naabutan eh, dang mamahal, no? 40m each. So hindi ko na siya masyadong pinansin kasi nga obvious naman, basahin na lang din natin, no? Next is sa upgrades tayo, kayo na bala kung gusto nyo ng Vitality Mastery, hindi ko kinuha yan. So ito lang yung bago niya, no? Circle Crafting, Attack and Defense Rate, Amplify, Magic Attack Plus, and Dark Mage Mastery, pang ano siya, no? PvP, pampakunat, Force Overlord, pampatas ng Magic Amp nyo. So hindi ko na kinuha yung Dark Mage Mastery, no? Kasi hindi ko nga naman siya ipi-PvP. Pero kunin nyo yan syempre kung invested kayo sa Dark Mage. So next mga kosa, kung magtatanong kayo ng stats, ayan no, 159 sa strength, 136 sa dex, and then max int if I'm not mistaken. So syempre sa ano naman tayo, no, sa skill rotation. So ito yung skill rotation ko dyan, no, Hell's Requiem, Corpse Explosion, and then Dark Stream. Pero kayo nang bala kung anong gusto niyo sa ano, sa third skill. Okay, test natin. Yan, no. The instance na matapos ang cooldown ng Hell's Requiem, is ikakas niya agad, no. And so, nothing wasted. So, ganyan yung AFK rotation ko. Covered na diyan yung stun, knockdown, and damage and efficiency syempre. Next mga kosa is sa combo naman tayo, no. Wala namang masyadong special sa combo niya, no. Pero para sa akin lang, ang trip ko is sa Demon Waltz para sa fast kill stun, then Hell's Requiem para sa highest damage na may down. So ang gusto ko is stun and then down, and ewan ko kung effective siya, no, sa combo is kasunod may knockback. Pero untested siya mga kosa, no, para sa akin, trip ko lang, stun, then down, and then knockback. Then meron tayong extra filler na Dark Stream, 1.5 lang naman. So pang salo lang siya kapag cooldown pa yung Hell's Requiem natin. So magja-juggle yung Demon Waltz, Butcher's Hell, and then yung Dark Stream kapag cooldown pa si Hell's Requiem. Ito naman tong tatlong poison na to, pwede nyo rin isingit kung gusto nyo. Pero yun nga, I think dun lang siya sa ano, sa crowded mission war or crowded PK. So pagdating sa 1v1, I don't think na hindi sila ano, ganun ka-effective. Pwera lang sa freestyle na mga nag-absorb damage or damage 1 na buff yung mga kalaban nyo. So syempre, i-demo natin siya. So stun, knockdown, knockback, then yun, paulit-ulit lang siya. So pag mabilis kayong pumindot, kung di nyo siya inihintay mga gano, pumunta sa gitna, gagamitin niya yung Dark Stream. So in this case, hindi ako masyado mabilis pumindot kasi nga nag-explain ako habang nagko-combo. Try natin yung mabilis para magamit niya yung Dark Stream, pero hindi naman necessary. Ayun, no? Nag-Dark Stream siya pagka hindi nyo hinihintay sa gitna. So bakit ganito yung combination na gusto ko is yun nga, gusto ko may fast skills kahit pa paano. Hindi ko kinabit lahat ng transcended skills niya kasi yun nga, malakas yung damage kung ikakabit nyo yung tatlong niya sa combo. Kaso masyado mabagal yung casting time nila pag nilagay mo sila sa combo. Para sa akin, isa lang okay na, and then fast skills para pagdating sa kunwari sa PvE or sa PvP man, malaki yung chance nyo na makastun or makaknockdown. Or if ever sa PvE maka life steal, kung meron kayong ano, life steal effect or life steal equipments, kasi mas mabilis kayo mag-skill, mas mabilis kayo mag-regen dun, eh. Pag mabagal naman yung skill nyo, eh syempre mas mabagal kayo mag-regen.
kaya ganito yung naisip ko ng combo para sa kanya. Pero syempre, hindi naman ako yung magaling, no? Nagsasuggest lang ako, mga kosa. Nasa sa inyo na yan, no? So, mga kosa, ito naman ay sa Battle Mode 2. Papakita lang natin. So, wala namang special dyan. Magra-rapid attack lang siya. Ayan. Wala siyang knockdown or stun. Ayan, ganyan yung stats niya. And, yun nga, yung normal attack niya, walang ano. Yung nakikita nyo na yan, single target lang siya. Ang kinaganda lang niya is mabilis umatak. Pwede lang dito syempre, special skill. Stun lang, stun and penetration. Yun lang yung maganda, area 3. So mga kosa, ito naman yung BM3 niya. So maporma syempre. Yan, para siyang ano, demon possessed. Oh, lumilipad pala siya. Asong bagal. And trip po yung attack animation niya, no? Yan. Flying punch. So ito yung combo natin, no? Ang kinuha natin dyan is yung soul amp, physical weakening, and then internal explosion. Ayan, no? A-A-B-A, A-B-A-A, and then B-B-A-B. Pretty direct na lang, copy nyo na lang kung trip nyo. And yun, yun na yung skill breakdown natin sa Dark Mage. Sana wala akong nakaligtaan, or kung may kulang man, paki-comment na lang sa baba, no, kung meron tayong na-miss. And that's it, mga kosa. Maraming salamat ulit. Till next time, God bless you all. Stay safe. Love and peace. Bye-bye.